Patong-patong nakasong murder ang kakaharapin ng bodyguard umano ni Representative Arnolfo Teves Jr. na si Marvin Miranda. Ito'y matapos makitaan ng prosecutors ng probable cause para kasuhan siya dahil sa kanyang papel umano sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. 9 counts para sa pagpatay kay Degamo at 8 iba pa. 13 counts naman ng frustrated murder at 4 counts ng attempted murder para sa 17 na sugatan sa pag-atake sa bahay ni Degamo noong March 4. Tinukoy umano ng 5 suspects si Miranda na may malaking papel sa krimen. Nakipagsabwatan umano siya sa 10 iba pang suspect na una ng kinasuhan. Si Marvin ang una talagang bukang bibig nila. Although we already had an idea about him before that. Pero it just affirmed our studies on his role here. Nahuli si Miranda sa Antique nitong March 27. Una nang sinabi ni Remulla na si Miranda umano ang direktor at casting director sa pagpatay kay Degamo dahil siya ang kausap sa paghahanap ng mga tao at mga baril, habang si Teves umano ang executive producer o producer. Sinabi ni Remulla kahapon na dati nang nahuli si Miranda dahil sa pagtatangka sa buhay ni Degamo, nahatulan siya at sumailalim sa probation. Sa isang Facebook post ni Degamo noong 2020, tinukoy niya si Miranda na isa sa mga nagtangka sa kanyang buhay. Kasalukuyang nasa kustudiya ng NBI si Miranda at ang 10 pang ibang mga sospek. Kahapon, dumating sa NBI ang nagpakilalang nanay ni Miranda na si Conchita. Kasama niya ang nagpakilalang abogado ni Marvin na si Attorney Reynante Orseo, dating DOJ Undersecretary. Ang nalagang kumuha sa amin ay yung nanay talaga. Kaya nagpupunta dito para sabihin kay Marvin na kami ina-appoint ng nanay niya para maging abogado niya. Pero si Remulla, tumangging kilalanin si Orseo at ayaw patulan ng aligasyong pinagkaitan si Miranda ng karapatang mamili ng kanyang abogado. Itinanggi rin niyang naharas ang mga sospek sa paglipat sa kanila sa Manila. That's what we do to be able to secure them because we found that they were not safe in Dumaguete and that everything can happen in Dumaguete. And that the place is living in fear, was living in fear, and probably people are still not yet open to having them there. Binuuna ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Task Force Degamo na pamumunuan ni Interior Secretary Benhur Abalos. Layunin ng task force na pigilan ang kaguluhan sa Negros Island at panagutin ang nasa likod nito. Ikinatuwa ito ng byuda ni Degamo. I am truly grateful sa plan ni President, beyond seeking justice lang for Governor and the 8 others, talagang, so to speak, he walked the extra mile so that Negros Oriental will really see peace and order restored. Suportado rin ito ng Governor at Vice Governor ng Negros Oriental na kapwa nagsabing pagpapakita ito ng sinseridad ng Pangulo sa mga taga-Negros. Mike Navalio, ABS-CBN News.